Hi guys! Another Bazaar Diary, and I hope after watching this video, ma-encourage ka rin na mag-move out from your comfort zone. So, paano? Enjoy watching! Hi guys! So, today ay last day ng Barako Fest, and so far, so good. Maraming natutunan, maraming na-experience na bago. May na-try na something new, and again, na-expose yung brand natin. Sobrang thankful nga ako sa aking Barako Fest experience kasi naman dito ko natutunan kung paano maglako, kung paano mag-alok ng product na binabenta ko. Kahit hindi ganun kalaki yung sales, panalo naman sa learnings and growth na nadagdag sa akin. Kaya masaya pa din yung overall kong experience dito. At ito nga pala yung mga kaibigan ko na business owners din. Pakinggan naman natin yung mga learnings nila. Kamusta yung experience mo sa Barako Fest? Goods naman. Ano mga di mo malilimutang pangyayari? Yung magbenta sa kalsada. Anong tanong? Wala, ano nang tatunan mo? Natutunan? Bilang first time. First time? Naku, marami. Una, yung talagang ipupus mo yung full potential mo eh. Bawal talaga, dito ko nakita yung bawal ka talagang mahihayin. Anong mga hindi mo kayang gawin na akala mo na nagawa mo? Kasi nung unang araw, ano lang ako, nakaupo lang ako dito. Kasi may nakita akong ibang mga nagtitinda na meron silang placard. So, given naman yun na proud ka dun sa product mo. Pero, nahihiya ka gawin yun dati? Nahihiya akong gawin yun dati. Pero, ang totoo palang product mo, ikaw mismo. So, natin-try ko siya, dun. Diba? Hindi ko akalaan na in just an hour and a half, na-sold out agad. Kahapon? Kahapon ka ngayon. Yun yung totoong ano, ikaw yung totoong product talaga. Yun. Paano mo pe-present yung sarili mo? Diba? So, paano mo bebenta yung sarili mo sa mga tao? Ako po si JB, isa po akong freelancer. Photo, video, and video editing. Yan po. So, follow nyo lang po yung page ko, JTV Films. Focus po ako sa mga baguhan na business owner. Nagtuturo din po ako kung paano gumawa ng mga reels. Ang pinaka-key sa isang maulat na business ay huwag kang mahihiya talaga. Kasi haharap ka sa maraming tao. Hindi po pwedeng mahihiya ka tapos nag-business ka. Hindi talaga pwede. So, paano mo naman madi-describe yung experience mo sa pag-approach mo sa mga business owners? Yung una, nahihiya pa ako eh. Pero nung mga nakaisa, dalawa na ako, wala nang hiya. Kailangan mo ano yun eh, kailangan ma-overcome mo yung hiya. So, gaya nga ng sinabi nila, bawal ang mahiyain sa mga gustong maging successful. And kung hindi nyo na itatanong, sobra kong mahiyain din dati. Pero dun ko naintindihan na wala talagang aksidente and everything has a purpose. Hindi aksidente na yung negosyo at produkto na gusto kong i-promote ay scented candles. Diba, hindi naman siya common na product. Kaya no choice ako kundi mag-extra push sa pagpo-promote at mag-come out sa aking comfort zone. Kaya ikaw, kung meron ka rin isang bagay na gustong-gusto mong gawin na alam mong doon ka magaling, doon ka magiging successful at doon ka mag-grow, as long as hindi naman yan masama, ay i-push mo na yan. Huwag mo isipin ang sasabihin ng iba. Kasi hindi mo madi-discover yung potential mo at yung galing at talino na meron ka kung lagi kang nagda-doubt. Paano mo malalaman ng isang bagay kung hindi mo naman sinubukan, di ba? So ayun, comment down below naman kung nakarelate ka. Thank you for watching nga pala and see you in my next vlog. Bye! Guys, yun, pauwi na kami and kasama ko nga pala yung bunso kong kapatid. Say hi to my boy! Hi guys! Nahiya! Yan, pauwi na kami. Time check, it's already. Anong oras na? Tama ba yan? 11:20. So, yon. Thank you. Bye-bye.